Yung video natin dito, iba't ibang klase ng tela, electric pleated, sequins, woven, Gina, chiffon, lace, tulle, at marami pang iba, no? Intro ka, dali. Dali, yun. Ako mag-aaw ko. Welcome back to our channel. Make sure... Lakasan mo. Hindi marinig. Welcome back to our channel. Make sure to leave a like and subscribe in this video. And hit that little bell so you get notified to our future videos. Okay. Back to the host. Hello mga kabuenas. No? Kagaya na sinabi niya, welcome sa aming YouTube channel. Siyempre yung mga bago pa lang sa aming channel, huwag nyo kakalimutan, subscribe yung channel natin. Click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga bago nating upload or video. So, hindi kayo nagkakamali. Puro kalat tayo, no? Namasura ako kanina. Nagkalkal ako ng mga tela doon, no? So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung iba't ibang klaseng tela at kung saan siya pwedeng gamitin. Hindi lahat ng tela nandito pero ito yung mga ginamit namin dati. So, okay. Umpisa natin dito kasi nauso to, eh. Ito yung tinatawag nating dry pit, ano? So, kung mapapansin nyo, ito yung parang may mga butas-butas. No? Ayan, dry pit ang tawag dyan. No? Karaniwan to ginagawang, ayan, dolphin short, yung mga short ngayon na may cotton tape, yung nausong tricolor at saka smoke na short panlalaki na may cotton tape sa ilalim. Dry pit short yun. Dry fit ang tela nun, ito yun. So, pwede siyang gamitin, short. No? Ginagamit din to ng iba sa t-shirt, yung mga dry fit, especially sa white sublimation t-shirt, dry fit, no? yun nga lang, medyo hindi ka magiging komportable pag pa-t-shirt. So, best siyang gamitin, mas maganda siyang gamitin sa mga shorts. Okay? So, eto, dun ka na muna. Okay, next natin, eto, ginamit namin to dati, itong white na to. Tingnan nyo mabuti. Ang ibabaw niyan, medyo makinis. Yung ilalim, kung mapapansin nyo, parang medyo magaspang siya. Hindi ko alam kung kita sa camera, no? Medyo parang magaspang. Ang tawag dito, BB crepe or mini crepe. Ito yung ginamit namin noon na plain. No? Ginamit namin to sa hoodie. Yung hoodie jacket. Hoodie long sleeve. No? Ginamit namin to doon. Okay? Ito yun. Ang tawag dito, mini crepe or BB crepe. Ngayon, wala ka na mabibili nito eh. Dati marami to. 2019 din to. So, okay. Ang next natin muna, unahin na muna natin itong tool, no? Ito yung tool. Kung mapapansin nyo, pink. Medyo marumi na to. Kalawang na. Pero pink to, pink tool. Ito yung sinasabi kong tool. Dalawang klase kasi ang tool. Ito yung ginamit natin dun sa damit ng ating baby, no? Nung bininyagan siya. Ito yung soft tool na tinatawag. Yung malalambot, no? Malambot. Soft tool. So, ito yung mga ginagamit sa tutu dress. Yan. Mga pang tutu dress nga. Tsaka yung mga ginagamit sa mga damit na pang formal. Ganyan, gumagamit din ng tool. Ito yung ang tawag dito. Yung tool na matigas, no? Soft and hard ba yun? Basta ito yung soft, yung malambot. Ito yung matigas. Kasi itong matigas, talagang tumatayo siya. No, ayan, kung makikita nyo, nakatayo siya. Pero itong malambot, wala siyang kakayahan para tumayo kasi nga malambot siya. Ayan, mabagsak siya. Pero ito kasi, matigas. No? Ayan. Ayan. Dalawa ang klaseng yung tool. Ito ang soft tool. Ito yung kulay pink na medyo puro kalawang na. At saka itong matigas na tool. Okay? So, lagay na natin ito dito. Ito, kasi bago ito eh. Ito yung binili namin kung napanood nyo yung video. Doon ka muna sa tabi. Okay? So, pasensya na. Diyan ka muna. So, ito. Ito yung neoprene na JO. Dalawa kasi yung neoprene. Hindi ko alam kung meron ako dito ng makapal. Pero wala na yata kami nung makapal. Meron kaming makapal na neoprene. May dalawa kasi yung neoprene. Yung JO na tinatawag. Job order yata ibig sabihin nun. At saka yung makapal. Parang puro JO to, yung medyo manipis. Kasi yung neoprene na sinauna, yung stock lot na tinatawag, makapal masyado. Super kapal, talagang para siyang goma. Pinanipis siya ng konti. Kasi nga, actually ang neoprene, maganda to sa mga dress,
lalo na sa mga paldang skater, neoprene. Ayan, neoprene yan. Tsaka ito. Maganda yan sa mga paldang skater at tsaka dress. Maganda talaga. Ang disadvantage ng neoprene, dahil nga yung mga sinauna, yung stocklat, makapal, masyado sobrang hindi komportable sa katawan, maganda siya as magkakaroon ka ng damit na maganda yung klase ng tela kasi makapal at tsaka maganda yung kulay. Tingnan nyo, malayo pa to. Ang ganda ng kulay ng neoprene, talagang buhay na buhay yung kulay niya. Yun nga lang, disadvantage kasi makapal. Pero kung pupunta ka lagi sa mga mall o yung mga malalamig na lugar, magandang suotin to yung mga neoprene sa mga babae. Ayan. So neoprene to, ginagamit siya dress at tsaka usually palda. Ayan, it's okay. So, ito, cotton brush ang tawag dito. Makakapal to, ayan o, makapal. Tapos ang ilalim niya, para siyang malambot, no? Ito rin, no? Para siyang may cotton sa ilalim. May ano siya sa ilalim, parang balay-balahibo. Buo, no? Ang tawag dito, cotton brass. Hindi ko alam yung tamang pronunciation, kung brass or brush. No? Basta yun yung, minsan kasi sa ibang bodega, brush. Sa iba naman, brass ang tawag. Cotton brush, ito yun. Ginagamit to sa mga short. Kung maalala nyo yung tutorial nating short, ito yung ginamit nating tela. Oh. Ayan o, courting short nga to eh. Ayan o, pang short kasi to. Ito, mga karaniwan to, pang short, pang lalaki. Pwede mo rin tong gamitin sa mga ano, hoodie jacket. Maganda rin to. Cotton brush. O, kaway ka, co-host. Hello. Ayan. So, okay, cotton brush. Okay. Ito yung tinatawag naman na, nasan pa yung isa nito? Meron pa dito. Ito. Okay. Ito, tatlo to. No. Unahin natin to. Ito kasi printed eh. Ito yung tinatawag natin na electric pleated, no? Ayan. So, kung papansinin niyo, pleated siya talaga. So, electric pleated ang tawag diyan. Ito nga lang yung printed. Ito. Ayan. Electric pleated plain. So, ito ginamit namin tong plain at saka itong printed sa palda at saka square pants. Kung maalala nyo ito, ito yung ginamit natin sa kurtina. Yung mga retaso natin ito. Kung naalala nyo yung tutorial natin ng kurtina, ginamit natin to as pang design. Maganda kasi siya. Pero ang nauso to dati sa Changi, ginawa itong ano, mga square pants. Ito, electric pleated, especially printed. Ano. So, ito kasi gold and ito eh. Gold tsaka light pink yata ito. So, ayan, ito yung mga electric pleated na tinatawag. Oh, tingnan nyo yung mga tela niya. Talagang pleated na siya. Hindi mo na ipi-pleats. So, ayan, oh. Matic na, naka-pleats na. Nauso to dati. 2019 din yata yun, o 18. So, ayan, maganda rin naman ang print niya. Saka, komportable din siya. Maganda rin siya sa balat. Ano. Ayon sa aking balat. Okay ako sa kanya, especially itong printed. Kasi iba ang pagka-pleated nitong printed. Maliliit yung pleated. Ito kasi medyo malalaki. ito pala. Chocolate. So, okay. Lagay na natin dito. Nilalagay ko lahat siya sa plastic. Para hindi siya nakakalat. So, okay. Nako, huwag kang pabalik-balik. Kung dun ka lang, dun ka lang. Hanggang matapos yung video. So, okay. Ang next natin, ito yung isa pa sa mga nauso dati. Talaga nagkakagulo rito. O, isa to sa mga dating pinag-aagawan sa bodega. Crepe. Nauso tong crepe. Yun nga lang, medyo mainit talaga ang crepe. Na ginawa tong mga blouse, shorts, tapos mga dress. Itong crepe na tela. Ito yan, crepe. So, ayan, crepe. Para siyang maano sa labas, yung ma ano yung tela, parang medyo may angat-angat siya. Hindi ko alam yung tamang term doon. Ayan, oh. Kung papansin nyo, parang bukol-bukol. Parang may bukol-bukol na maliit. So, crepe to, crepe. Ginawa itong mga dress, palda, shorts, blouse, nagamit to sa kung saan-saan, mga pambabae. So, ayan. Nauso to dati. Ang disadvantage nito, kagaya ng neoprene, sabitin.
pag naano sa pako, talagang nagkakaroon siya ng parang, alam niyo na yun yung madaling sumabit. Sa mga salubsob, pagka ano siya, madali siyang magkaroon ng parang yung mga sabit-sabit niya. So, kagaya ng neoprene. Huwag ka maingay-ingay. Tahimik ka lang dyan, ha? Relax ka lang. So, okay, ito, crepe, no? Bago yung naging nag-uso yung cotton spandex. Bago na uso yung cotton spandex, ito yung unang uso. Ito yung talagang matagal 'to naging uso. Ang tawag dito, ITY. ITY, ito ITY din 'to. Ayan, ITY. So ang kaibahan nito sa cotton spandex, ito kasi, ang cotton spandex kasi malambot pag hinawakan mo, ito madulas. So, kung papansinin mo, medyo madulas at saka makintab. Makintab siya. Ayan. So, medyo makintab ang ibabaw. Tapos, okay naman, hindi naman siya yung super init. Makintab lang siya. Yun yung kaibahan niya. Ito yung dating uso bago magkaroon ng cotton spandex. Ito yun. So, ang tawag dito, ITY. Ano yung ITY? Interlock twist. Ano yung ITY? Interlock twist yarn. So, yun yung ITY. Ito yung usong-uso dati na matagal to. Matagal to bago napalitan ng ano. Ang sumunod ng uso rito, neoprene. Tsaka yung neoprene, tsaka yung crepe. Yung cotton span kasi, although dati meron na siya sa bodega, kaya lang, nabanggit ko na to sa mga live. Ang cotton spandex kasi dati mahal. Nasa ano siya eh. Ang cotton spandex 195 to 200 bodega price pa yun, ha. Ngayon 130 to 150 na lang, di ba? Ang laki ng difference. Itong ITY, kung maalala ko, mga 170 ang kilo nito dati. So, ITY. Okay, tabi na natin. Nak, huwag ka magulo. Ito yung mga sinaunang cotton span. Ang ganda ng texture nito. In comparison sa bago, talagang masasabi ko sa inyo parang Korean cotton pa siya. Talagang malambot. Ito, ano matawag dito? Sa anong design na to? Parang lemon. Lemon yata to. So, maganda, malambot. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, kung tama pagkakaalala ko, ang bili namin dito, 195 pa. 2018 pa to o 2019. Ito yun. So, maganda to. Ano talaga, oh. Talagang malambot siya hawakan. Hindi ko naman sinasabing pangit na yung ngayon, ano. Pero mas maganda to in comparison sa ngayon. Talagang presko. Saka yung texture niya talagang tingnan niyo, 'di ba? Hindi naman kita yung mukha ko, talagang katamtaman yung texture. Maganda yung kapal, taman-tama. So ito yung dating cotton spandex nung time na 195 pa siya per kilo. So ito, luma na to, matagal na. So okay. Ito yung ginagamit naming spandex. Ito. Ayan, spandex ang tawag dito. Hindi siya nylon, hindi rin siya cotton. Kasi pag bumibili kami sa tilahan, ang tawag sa kanya, spandex. Yung iba, ginagawa tong rash guard, kagaya ng nylon span. Pero kami, ginagawa namin tong dress. Kung napanood nyo yung video natin, EMF Changi Center, yung layered dress natin na pambata, ganito ang tela nun, yung plain. No? Spandex, spandex tawag dito. Talagang tingnan nyo naman yung banat. Medyo ano lang siya. Sabihin na natin, mas mainit siya sa balat. Mainit siya sa balat. Okay? Ito yung spandex. Naku ka magulo. Okay, diyan ka na nasa likod ko. So, okay. Ano pa ba? So, ito yung ano. Ito yung bago na ngayon. Cotton span, di ba? So, ito yung ginagamit natin sa t-shirt. Kung napanood niyo yung mga tutorial natin sa t-shirt. Hindi na siya kasing kapal nun dati, oh. Medyo kita ko na yung ano, eh. Yung halimbawa, hinarang ko sa mata ko. Pag ganito kalapit, medyo may aninag na ako doon sa nasa harap ko. No. In comparison doon sa dati. Ano ba yung dati? Ito kasi, hindi ko alam kung dahil printed lang ba to o plain to. Basta ito medyo mas makapal to kumpara doon sa mga bagong cotton span. Mas maganda yung texture nito. Mas nagagandaan ako sa texture nung dati. Hindi ko naman sinasabi na bumalik siya. Kaya lang mahal to eh. Medyo mahal niya. Ito yung dating cotton, ay ito yung bagong cotton span, yung ginagamit natin. Dalawang klase to. So, okay. Parang dati rin eh.
Ito eh, dalawang klase ang cotton span na nabibili namin. Ito, tingnan nyo. Ito yung tinatawag na two-way banat. Dalawang, ito yata yun. Dali nga, tingnan ko nga ito isa. Ah, ito nga yun. Ito nga. Yung two-way banat. Yung may banat sa gilid, may banat taas at baba. Parehong may banat. Maganda naman to, kaya lang, ang problema dito, mahirap tabasin. Ito, yung two-way banat. Mas okay tabasin tong cotton span na single banat lang. Ito kasi hindi masyado mabanat yung area ng pababa. Single banat to. Yung isa, two-way banat kung tawagin. Okay, marami-rami na tayo nasabi, no? Ano pa? Ito, ang tawag dito, ito yung tinatawag na jeggings maong. Yung maong na malambot, no? Dalawang klase rin siya. Yung isa yung may banat, eh. Ito, may konting banat, no? Meron pa mas malambot dito. Ito yung tinatawag na jeggings maong. Ginagamit namin to mga pang leggings, no? Basta mga leggings, pang bata, pang matanda. Ito, jeggings maong. May jeggings maong na, no? Na matigas. Parang maong siya talaga, ito. Maganda kulay nito. Mas maganda to. Yun nga lang, ito kasi, nagpi-fit sa katawan yung malambot. Ito, ang nagiging problema nito, talagang parang maong siya na hindi masyadong makapal. So, yun. Hingi ka ng tubig doon, dali. Kumuha mo na ng tubig. So, ayan. Ito yung jeggings maong. So, okay. So, medyo pinakuha ko ng tubig yung batang makulit. Ito yung jeggings maong na tinatawag. Ano? Ito yung medyo malambot. Ito yung medyo magaspang o matigas. Wala masyadong banat. Jeggings maong po, pang leggings. Okay? So, ito nga pala, yung cotton span na, ano, hindi ko nabanggit, no? Pati yung dati, pwede naman yung gawin mga pajama terno, mga t-shirt, blouse, no? Yung basta yung mga cotton spandex. Pwede nga rin yung gawing terno short, di ba yung biker's terno. So, ang mga cotton spandex talaga, mostly talagang pambata yan. Kasi nga, maganda yung ano niya, yung presko sa katawan, kahit yung mga bata naglalaro, wala kang magiging problema. Kasi nag-a-absorb siya ng tubig. O pawis. Okay? Dito na tayo, ito naman yung tinatawag na Gina. So, kung mapapansin mo, yan. Gina, ito yan. Wala yung banat. Pangkurtina talaga siya. So, ito yung mga ginagamit pang kurtina. Alam ko yung plain na Gina, ginagamit niyang pang lining sa short. Yung mga plain na Gina, sa pagkakaalam ko, ginagamit siyang lining ng short pang basketball. Pwede siyang gamitin as lining. Di ba yung may mga short na pang basketball na may lining? Pwede mong gamitin yata yung Gina as lining. So, ito kasi printed. Ang usual printed, ginagamit lang sa ano, sa mga kurtina. Pero yung plain, nagagamit yun as lining ng mga shorts or mga damit. So, okay. Ito yung nauso rin to dati. Talagang pumatok to dati. Kaya lang, per yard yata bilhin nito dati. Ang tawag dito, yung chiffon. Parang sipon. Chiffon. Lagay mo lang yan, anak. So, kung mapapansin nyo, ang chiffon, parang see-through ang loob. So, ang usual ginagawa dito, may mga lining. Parang ginagamit din yata, ito, itong Gina na plain. Hindi ko lang sigurado, ha, pero ang alam ko, Gina na plain, ang ginagamit bilang lining nito. Ginawa, nauso itong mga dress dati. Dress, especially maxi. Maxi dress, mga blouse, ito, nauso yan dati. Chiffon. Ngayon, wala na rin ito, eh. Dati, usong-uso to. Ang mahirap sa chiffon, talagang yung, ano, yung nis-nis, eh, no? Nagninis-nis talaga siya. So, pag dumaplis ka ng tahi dyan, di ba, o-overlockan mo yan. Pag dumaplis ka, kahit buo mo na yung damit, nagninis-nis. Yun yung disadvantage ng chiffon. Saka, chiffon. Madali nga rin siya sumabit. Chiffon. So, ito yung chiffon. Chiffon. Pang dress, especially maxi, nauso to dati sa taytay. Nung nag-i-start pa lang kami, parang 2015 or 16, uso to. So, okay. Dahil hinila mo yan. Ito yung tinatawag na may sequence. Ayan, oh. Sa pabrika, dito kami nahihirapan sa overlock. Pag hawak namin to, hindi kami gaanong... Parang swerte ka pag hawak mo to. In terms na pagdating sa kota, hindi ka masyadong minamadali. Kasi nga,
pag pinaspasa mo ng tahi ito, lalo na sa overlock, may kahit single, may tendency na nababali yung karayom dahil dito sa mga bilog-bilog, ayun yung sequence na tinatawag. So, ito yung mga ginagamit sa mga gown. Shining! Shining, shimmering, splendid. Ito yung mga ginagamit sa mga gown. Yung mga pangrampa, ganyan. Ito. Isa to sa mga ginagamit. Tawag dito sequence. Sequence. Bakit anong kulay ba to? So, ayan, di ba maganda? No? Pwede mo rin siguro ito gawing kortina, no? Kasi kumikintab. Eh. Sequence po tawag dito. May video kami nito kung saan may bilihan nito. Kung tama pagkakaalala ko, 280 siya per kilo. Ginagamit siya pang mga dress na pang formal o yung mga pang laban na gown. May sequence. No? Yung mga pang gown talaga. Actually, gown. Ayan. Sequence. This one next. I guess this one. Yan ka muna, ang kulit talaga ditong button. Gusto ko ito. Ito muna. Ito ang tawag dito, woven. Parang nasa 200 yata per kilo. Matagal na kasi ito eh. Whoa, para din siya maong na malambot. Woven, magandang tela nito. Ito yung mga karaniwan ginagamit sa mga pants, pangbaba, mga leggings. No? Sa mga pang pants na pangbabae. Baba mo yung ulo. So, ayan. Tawag dito, woven. Woven. So, ayan. Woven na malambot. Alam ko may woven din na matigas. Pero ito woven din to. Ngayon nga lang malambot. Okay? Iba kasi yung ilalim nyo. Kung papansinin mo, para siyang medyo may pagkamaong na malambot. Kahit sa ibabaw, mapapansin mo para siyang maong. Para siyang jeggings maong. Naku, man. So, parang last na to. Ay, ito pa oh. ITY din to. Oh, ITY. ITY, ito medyo manipis. It's so soft. ITY. Ito na yung pinaka-last. Ito yung mga lace na tinatawag. So, ito yung malambot. So, ito yung malambot na lace. Meron tayong matigas eh. May nabibiling matigas. Ayan. Matigas, walang banat. Mas maganda tong malambot kasi may banat. Kung maalala nyo, ang pagkakabili natin dito, 250 yata per kilo. Ito yung lace na white. Ito parehas ng design niyan nito. Sana ba yung pula? Ito. Ay hindi, wala rin ito. Hindi matigas. Ito yata. Ay hindi, magkaiba. Ito pula. Ito puti. Ito matigas. Ito medyo matigas o makapal din na lace. Wala tong banat. So ito yung mga ginagamit nga pang mga binyag, dress din, pang formal. So, lace po. Okay. Oh, ayan, medyo naiimis na natin yung ligpitin. So, okay. Ayan, ang dami ng laman ng sukot ko. Nagbasura ako kanina. Nagkalkal ako para lang makakita to. Yan po yung mga ilan sa mga tela. Marami pang klase ng tela pag pumunta ka sa telahan. Akin na ngayon ako. Oh, eh, tulad nito, ito, ginawa ng asawa ko to eh, di ba? Neoprene to eh. Oh, ayan o, oh, off shoulder ni Aliana. Ito rin. May ilaw. So, ito off shoulder din, neoprene din. Neoprene. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng ano, ng bagsak ng neoprene. Maganda to, especially sa mga dress. Yun nga lang, medyo mainit. So, sana nagustuhan nyo yung video. Siyempre, yung mga bago pa lang sa aming channel, huwag nyo kakalimutan like, subscribe, and comment po. Ako na naman si Kuya Mel ng Team Buenaventura at si co-host, anong pangalan mo? Dan Michael. At magpapaalam na kami. See you sa next video.